Kung ang internal security dyan, nakabatay saan? Sa free will ng tao. Kahit kailan, hindi kinakailangan ng Diyos ng free will. Before the foundation of the world, nakita ng Diyos ni si Kristo, nakita na ng Diyos kung sino nang tatanggap kay Kristo para mabura ng kanyang kasalanan. So, dahil sa dalawang nature sa kaluluwan natin, sabi nga, ng mga sistema ni King nila, bagamat na gusto natin magpakabait, pero hindi natin magawa. Sabi doon, may dalawang nature na speed na talagang tinatrabaho kapag gawa mo na mabuti ngayon, mamaya dalawang masama nang gagawin mo. Bakit mo kami binabasa? Sabi ni Pablo, pinipilit kong gawa na mabuti, pero nakakagawa pa rin ang masama kahit si Pablo. Kami titignan natin ang eternal security. No? Sabi doon, and go to God's school, they regenerate by the spirit of him, come of the life, or believer, temporal believer as a newness of life. Roma 12:2. Sabi ng mga tao may eternal security daw, kapag nakatanggap nito, meron silang new life. Basahin natin no, sa Roma 12. Ako po magbabasa. Sabi doon, Roma 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So mapapatunayan natin na meron tayong eternal security kung ang ating kaisipan ay ating binabago. So ang lumang kaisipan natin na negative na hindi natin kayang ang mga ganyang problema ang naranasan natin. Dahil by renewing our mind, we justify sa puso natin, sa isip natin, na tayo ay pinapatawad ng Panginoon. Okay. This is the evidence of divine adoption. So, inaampon tayo. Nung what we are saved, always saved, hindi po yun magic. Hindi po yun ang pagnilubog tayo ng nilubog tayo, sabi ng iba, na sa water baptism. Eh, yun ang kaligtasan. Hindi po yun. Ang sabi doon, may mga ebidensya. May mga divine adoption. Okay, yun ang sabi ni John Calvin. Pero according to John Wesley, the Arianism, so si John Calvin, Calvinism yun. Kaya nga, the word Calvin, Calvinism. Calvinism. Tama yun? Parang galvanize. Calvin. 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 Parang galvanize eh. Calvin. Parang okay. Nag-invento ng galvanize. Then si John Wesley. Galvanize. Wesley yan. Okay. No. Tama, parang ano may trabaho. Okay. So sabi doon, ano? Faith without works is dead. So, as a Methodist, without holiness, no one can see God. So ibig sabihin, kung namumuhay pala tayo na walang kabanalan, eh wala tayong eternal security mo. Sabihin, hindi magiging batayan kung tayo ay may eternal security na nga kung tayo ay nabubuhay dun sa may kabanalan. The word, sabi doon, no? The word remain is the Greek word memo. It's translated to the need or to dwell. Ibig sabihin, yung word of God na narinig natin, mag-remain ito sa ating buhay at ito ay buhay. Kung tayo ay tumanggap ng salita ng Diyos, ito nung ating ikabubuhay. So, ibig sabihin, hindi tayo mabubuhay sa pagkakamali o sa pagkakasala. Kasi ang buhay, sin, yung word na sin na narinig natin, yun ang magbibigay buhay sa puso at isip natin upang hindi tayo gumawa ng pamalian. Ibig sabihin, nung word na yan, yun yung eternal security. So, paano pala ng mga taong hindi nakakagawa ng ganito?
meron ba silang internal security at paano masasabi na one world needs all we see. Once you're born of God, you lose the ability to live a lifestyle of sin. Sabi niya, kung ikaw ay tunay na born again, hindi na ikaw mawawalan ka ng abilidad na mabuhay. Ang buhay mo, ang magiging lifestyle mo ay nasa kasalanan. Wala ka ng abilidad pala nun. Ang iyong pamumuhay pala ay wala ng kakayanan para makagawa ng kasalanan kasi focus ang iyong isip sa paglilingkod sa Panginoon, sa paggawa ng mabuti. Being born of God, basahin natin sa 2 Corinthians 13:5. Bigay lang natin. Tama ba ng ilong? Tap na ako, Bible study. 2 Corinthians 13:5. Tanong question, baka may ito. Okay. 2 Corinthians 13:5 ng Corinto. Diyan sa inyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Tingilin niyo anak niyo. Tubrukin ninyo ang inyong sarili. Nabasa na yung talata. Hindi ba ka ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Pwede sabihin, kung nasa amin si Kristo, eh malabo nga tayong makagawa ng kasalanan. At hindi itong magtatagal sa puso't isip natin. Okay. So, 5 minutes, busy ng konti. Nung Lordship, okay. Question. Clarification lang. Si Judas, kaya hindi siya nakakuha ng security. How about the flesh? Yung halimbawa, yung si Magdalena na mababang, sabi ang ba, mababang lipad. Kung siya ay bumalik, wala na rin siya ang eternal security sa ito. Yun. So, siyempre, natin, ito ang nasagot, no? Kung hindi nyo gusto, maglatag kayo para ako naman magtanong makabawi sa inyo. Okay. Si Judas, hindi lang pera. Kasi ang ano niya posisyon, may nadali niya ng paharian na maghari si Kristo para siyang maging tagahawak ng malaking buwis ng taong bayan. Kasi magiging hari si Kristo sa Jerusalem. Tanang kamay. Si Magdalena, talagang hindi naiisip ng laman. Nung press na sinasabi natin, ito nga yun eh, nung laman. Sabi ni Kristo, pag nalaman ng tao ang sekreto ng kaligtasan, maaaring ito ay abutuhin. Pero ang gana, Peter, wag sana malaman ng tao to. Okay, yamang tinatalakay natin. Alam niyo po ba, ang tunay ni eternal, hindi sa laman. Nung motibo ng puso natin na maglingkod sa Panginoon. Every time na magkakasala tayo, hundreds, thousands, millions of tons of sin. Pero kung nasa puso at isip natin na paulit-ulit na tayo ay hinilantawad sa Diyos at patulit-ulit tayong matapang na haharap sa spiritual ni Satan at tayo ay haharap sa Diyos na ito ang puso magbabago. The renewing our mind on that time, pag namatay ka, bete, I hope it's at ang kaluluwa natin. Pero huwag naman natin abusuhin. Yun ang sabi. Huwag natin abusuhin kapagkat ang gawa ng laman may cause, may kapalit na pagdurusa. At ang masakit, ang bawi niyan up to 4th generation. Nung mga tao gumagawa ng kasalanan at nakikisiyahan sa paggawa nito at namatay siya ng masaya, sabi nga, langit na. Wala na akong langit na hinihintayin pa dun. Kapagkat sa lupa pa lang, langit na para sa akin. Pero, ang katumbas nun, tulad si Lazaro sa kanong mayaman, makikita niya, binabawian ng Diyos ng mga bahay niya sa buhay na nandun
na naiiwan na ba? Kaya nga nakikita niyo, may mga street na ano dyan. Diba? May mga taong mong... Diba? Mga hindi mag-figure. Parang yung Instagram ng planeta, pero mga sugar yaman yan. Binabawian sila. Sa bawat tingin nila, sa mga kapatid nila, sa mga mali na sa buhay na gano'n yung condition. Hindi yan nakakatulog, I believe. Sa puso nila, inokonsensya yan. Ini-impair niya dahil. Tayo rin mga kapatid, kung nakagawa tayo ng kasalanan, nakamiti tayo pero sa tatulong natin at dinabigin ng test, iniimpiyan na tayo sa puso natin. Bilin po ako sa mga tao gumagawa ng kasalanan pero matapang na humaharap sa Diyos ang mga tawad. Yun po ay hindi siya aabot sa pagiging hula na magpapakamatay. I believe sa mga kapatid, wala namang ganun. Pero sana po, huwag naman natin nabutuhin. Hindi ko mo pinapatawad tayo ng Panginoon at lagi tayong ano, huwag natin abutuin. Sapagkat sa Laodicea, hindi yan ang ating gustong abutin. Ang abutin natin dito, nung sarili natin fake na sa pagtanggap ng mensahe. Ang problema lang kung paano natin ito ilalatag sa iba at patutunayan sa iba sa manifestation ng buhay natin. Nung eternal security na natanggap natin, nung fake na natanggap natin, dapat to, tayo maging madamot, ilapag din natin sa iba yan. Ibigay din natin sa ibang pamilya. So, alam niyo po, ang pamilya natin, nandiyan ang halat ng Diyos, 90% kung tumanggap ng mensahe at tinutupad talaga to, I believe, 90%. Kasi di pa lang tayo verified din. So, makikita natin yan, kesa dun sa iba na hindi nagkikita. Okay, may 2 minutes ka lang sa question. O, wala nang question? So, balaan. Parang. Kasi, wala dito yung characteristic of the eternal security. Ano ba characteristic? Tapos, sabi niya Biblia, alam naman yung verse, Ezekiel 33, verse 13. Ezekiel, I don't know, Ezekiel or Jeremiah chapter 18, verse 4. Kasi, if we depend our own righteousness, one step, always step, we will die. Sabi niya Biblia, pero, hindi matama, if you are one step, always step. Hindi matama, maganda yun. Pero we are in the flesh because these serpents keep on going up to the time we will reach the last part of this, what you call that, as you draw there. So, paano we can keep this one safe, always safe? How we can keep that? Binasa natin yung characteristic, kulang ng kalating oras to. So, next time, pag tinakay natin to, kung hindi ko na hinapiwang kasi medyo, critical ang condition yan, ng mga characteristic. Alam natin, yung characteristic ng good, kung ano yun, at characteristic ng bad. Kung ang tao ay gumagawa ng kasalanan, of course, there's no eternal security. Pero kung ikaw sa sarili mo, sinasabi natin, no? Paano natin magkakaroon ng internal security kung meron pang self-insist? Diba? Nasabihin natin, alam niyo po ba, kahit tayo tulog, ang laman natin gumagalaw yan, true blood. Yung self-insist, rotation niya, walang tigil yan, hindi lang papahinga yan. Kaya nga sinasabi, si Kristo lang nung kapahingahan. Kapag si Kristo nasa isip, nasa puso mo, they control everything. So kapag kontrolado ka ng Holy Spirit, kahit nandiyan ang service sa katawan mo, hindi ka gagawa ng anumang kasamaan. That is Holy Spirit, yun yung magiging eternal security mo. As once you are clean, once you are safe forever. Dapat, lang nakikita yun na manifestation sa'yo. Ngayon,
Kung nagkakamali tayo, di ba? Sabi mo, Mr. Benzi, sinasabi ni Pablo, huwag mabulubugan ang araw at kasalanan ito. At ito ay yung inamin ng tawad. 8 o'clock yan. So yun, according to the book of Revelation, makatulad naman tayo, namatay tayo, makatulad tayo sa judgment according to their work. Kung gaano katagal ang iaanod sa dagat na datang kailangan natin basahin yun para maalala lang. Ilalagi mo dun. So, ibang topic na yun, kung ang tao ba, pag may ilagay ba sa dagat na datang apoy, may panahon pang makaalis. So, another topic yun. Wala ka kumayo. Ngayon, pag naamot sa wife sa yung judgment, isipangin ka, kung malaki ng porsyentong ginawa ng self-insist mo, ibig sabihin, wala kang eternal security doon. Once you are safe, always safe. Bakit? Dahil may eternal security ka. Sino yun? Si Cristo. Pag si Cristo nangita sa'yo, no question. Dire-direcho ka. Magandang gabi at puri na Panginoon. May moving camera, yung mamahaling ron ng GMA in May. Yung nakalusan sa ere. Una po sa lahat, pagandang gabi po sa aking panginoon. Balik po yung i-share ko lang po sa inyo. Yung sa Facebook, kasi matagal na to, napalakot lang po sa kanila kasi magulong po yung gamitin. Kaya gusto mo po i-share sa inyo. Nung ano po na to, yung case na to, kinuha po ni tatay sila, mapamilyad siya sa tumulong ni tatay. Kasi yung case na to, mahaba siya, dalawang sabi na, tulungan naman magkakapatid para lang ni tatay. Bali po yung i-share po sa inyo about sa mga sirang balon. Ang na-topic po nito, si Brother Branham, hinanap po ito sa tabel niya kay Branham. Yung ano nito, yung iniwan nila ang Diyos kung bukan na buhay na tubig. Kasi sabihin po, yung tubig po na bukan na buhay na kami tungkol dito ni Brother Branham, ito yung salita ng Diyos. Tapos sabi ko na dito, sulat ko na lang po yung isang kiyan ko. Sabi nga na dito, at nang sigawa sila ng saranang kami nila ng mga baro na mapag-iinuman. Yung balik po dito na tinutukoy, ito yung mga nakamundong gawa ng tao. Ibig sabihin po, ito yung denomination gawa ng tao. At sabi nga po ni Brother Branham na marami daw po ngayon mga sirang balon. Mga sirang balon na to, sabi nga, sa bawat iglesia, sabi nga, ito yung pumapasok doon. Sabi ko nga dito, at tayo ay tumitingin sa Israel bilang isang halimbawa na kung ano naon ang Diyos, sila pa rin ang nananatili na dapat natin silang ilalang. Yung tapos sa ano, sa panahon nga po ng Israel, ay sabi nga ni Brother Branham na, ang dapat natin natignan at sabi nga ang nagiging halimbawa natin ngayon Israel at hindi nila ginalang ang Diyos. Yung sabi nga ni Brother Branham na hindi na nila tinanggap at sinanggihan pa niya. Kaya sabi nga niya sa pagkakasin na dapat sila naklak yan eh. Hindi nila Walang parusa. Sabi nga po ni Brother Branham na walang hindi ang batas kung wala itong kaparusahan. Kaya sabi nga po, kung merong batas, merong kaparusahan, kaya sabi na, kung ano yung ginawa mong kasalanan, yun yung batas, sabi nga na, yun yung ibibigay kayo na
na sosyal. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa mong kasalanan, yun din yung ibibigay sa'yo. Para patulong, para paribasa. Kasi kung meron kang araw ginawang kasalanan, ibig sabihin, yun yung kaparitan na dapat mong tanggapin. At kung ano nga ang ginawa ng Israel noon, na gayon din ang ginawa ng Iglesia ngayon. Kasi sabi nga ni Brother Branham na, kung yung sabi nga ay pinagawa ng Israel sa Kristo, sabi nga, ganun din daw ang ginagawa ng mga Iglesia ngayon. Hindi nga nga, tanggapin nila yung katotohanan, mas pinagawa pa nila yung gawa ng tao. Sabi pa sa dito, at ang mga balon ay gawa ng tao na hinipan sa lupa ang balon. So, yung sabi nga sa dito nga, yung balon, kung nakakita na po kayo ng balon, ako po ay hinipan sa lupa. Tapos meron po din na dumagali sa lupa din sa balon. Ang sabi nga nga ro, yung balon, yung balon, at saka yung lupa nga, sabi nga, ito yung mga gawa ng tao. Nasabi niya, sa tayo natin ngayon, maraming gumagawa ng mga ganyang bagay. Sabi ni Brother Branham. At sabi nga na doon, kapag nasasabi niya yung isang balon ay at iisak nila ng tubig, sabi niya, magkakaroon siya ng mga kukulisi pala at yung ano kami ngayon. Nasabi nga na doon na, sabi nga ni Brother Branham, nagaligyan doon sa panahon natin ngayon. Nasabi nga na doon na, kalog mo si namin isin kayo na, kung wala kayo ang espiritu ng Diyos, sabi niya, at kung ang sinusunod niyo ay aral ng tao, sabi niya, meron ka ni Diyos. Sabi niya, meron kang mga pipigiti, palakad, yung ano-ano pang manghalo. Ang sabi nga na doon na, yung mga bagay na yun, ito yung makasang dibutang yun, yung makasang dibutang gawa ng tao. Sabi nga na doon na, yung iba pang manghalik doon at ang balon ay hindi kayo punuin ng sarili nila at hindi kamaaring umasak sa sarili ito yung patos na tutuyo. Na kung mapapansin nyo po, sa pag-araw, sabi ni Brother Branham na kung makakita na kayo ng balon, ay yung balon na to, mas na dumating yung pag-araw, wala na siyang tutuyo. Kaya sabi ni Brother Branham, hindi mo siya maaaring asawan. At sabi nga na doon na, hindi na kayang punuin ang sarili at hindi na kayang gawin ang sarili mo. Sabi pa na dito, ang alulugas ang tubo at balon na gawa ng tao ito yung isang makamundong sistema na gawa ng tao. Ang lawang hindi dumadali at walang mabubuhay dito at lahat ng mga ayos at pinipili lumapit dito. At yan ang katulad na katulad ang ginagawa ng mga simbahan ngayon. Na gumagawa ng malalaking kasalanan na gaya ng ginawa ng Israel noon. At sabi nga niya dito na yung Israel, yung palagay yung pinakahalimbawa natin. At sabi nga ni Brother Gano na yung mga alulok na yan, ang sabi niya, titignan niya, di ba pang umulat, yung bubong na huwag yung katanggal siya. Kaya kung titignan mo, sabi ni Brother Gano, yung tangki na yun, sabi niya, gawain na ng tao. At sabi nga tipo, ito sabi namin dito nila, yung mga makadenomination ba o sabi na, ito yung mga ginagawa nila. E sabi nga ni Brother Branham, nakapagbas na umula ng malakas, nahuhuwa sa yung bubo. Sabi na kahit palain mo yun, yung mga malalaking malis na bumabas na sa isa, sabi ni Brother Branham, masasala ito. Pero sabi niya, yung kasasabi na ng malis na bumabas na galing sa isa, nandiyong parunin at sabi niya, yun ay malisin natin. Sabi ni Brother Branham. At sabi nga, yun ay katulad na katulad ng mga simbahan ngayon. At sabi nga na dito na, yun yung bukas na buhay ng tubig niya, nagsigaw. At sabi nga na yung gagaganan niya, yung mga tao daw ngayon, gumagawa sila ng mga sirambalo na mapag-iinom nila. At sabi nga na, ginawa rin ng tao para na ipagpalit yung bukas na buhay. Tapos sinabi daw kasi na bukas na buhay ng tubig, ibig sabihin, kung nakakita na po kayo yung bukal na sabi ng tubig, sabi mong bukal siya pa itaas. Ibig sabihin, yung tubig niya, lagi siyang panibago. Ibig sabihin, sabi niya, lagi kariwa yung tubig niya. At sabi niya, ito yung laging maliliit at gamitan. At sabi nga niyo dun, ito sabi nga ay, ito ay ang kalitan ng Diyos. At ito ay naging tama ng marunong ngayos na sabi.
na sa ganong klaseng pagkismat ay may nangalit sa ito. Makitignan mo yung balon na naista ka ng tubig. Nostalgi mo siya ni Mito. Makikita mo sa akin na nangangamoy na rin at magagdok. Pagbibig ang gagawa natin. Nasabi niya sa mga iglesia ngayon, ganyan ang nangyayari sa kanila. Nasabi niya na wag sa aming tuulan sila doon. Kasi yung tubig, kapag hinayaan mo siya na hindi sumadali, magiging magagdok doon. Nasabi ni gagawa na sa loob ng iglesia ganyan din. Mapasabi na ang bawat tao ng sila doon. Kayaan mo, pwede nang matulog ang bata na rin pa. Kung saan sabi na yun lang yung gusto nila gawin. Kagaya nga ng ginagawa. Tapos nito, premium na lang kayo para hindi siya makakuha ng premium. Ay may dalawang tata. Dapat may contest kayo para hindi lang siya makakuha ng premium. Kasi sabi niya doon, bale, pagandahan na report. Wala nakatulog siya. Panginoon papasabi niya na halos, ito yung sinasabi niya ng NRA. Ito yung sinasabi niya ng tatak ng halos na mula sa Roma. Nasabi nga ni Brother Branham, nasabi niya, sa isang tao, ang kailangan ng tatlo yung sabi niya, ay yung isa, pagandahan na report siya. Kapag meron kang tatak na hayop, sabi ni Brother Branham, ito yung ibig sabihin na lubot ka ng tumaliin sa kanya. At kapag meron ka namang tatak na hayop, sabi niya, ito nga dahil sa hapon niyo sa niya, sabi na kakaya ka ng tubig. At sabi na kasi ibigyan mo, yung tubig na kung ano mula sa ilalim ng buta, sabi na. Ah, ano nga, personal na si Gatik na lang yan. Ibig sabihin, nung patuloy na patuloy ang tubig na magagaling na pumula sa ilalim at sabi niya ang magagaling na sa baso. Magtitig na ni sabi ni Brother Branham, yung patuloy dito, na pinapumula ng tubig, ito si Kristo. Kasi sabi niya, sa kainado na pinaglarap ko si Namorcus, nung paraan at nung kailan, sabi niya napakalawak ng ilan. At sabi niya, doon ay wala kang matapagpo ang tubig. Masabi niya, sa habang pag-alaman na paglalakay nila, sabi niya, hindi natin ay mag-bato. Masabi niya, hindi na rin ito dyan. Atap na ba siya ng tubig? Ibig sabihin ko, ibang masabi niya, natagpuan ng mga Israel, nung kanya naglalakas niya, naglalakay sila, ito yung Kristo. Nang sabi niya na si Kristo ay nangyayon para sa atin, para malinis ang ating mga kasalanan. Sabi niya dito, tayo ay sinawag palabas, sinasabi niya, nagsilabas kayo, bayan ko na upang huwag kayong mga ramay sa kabilang mga kasalanan na pinalalabas tayo sa kanyang araw. Ibig sabihin ko, yung sinasabi kasi yung sabi niya na, yung sabi natin na magsilabas kayo, bayan ko. Ibig sabihin, lalabas tayo doon sa araw ng Romang Katoliko. Sabi niya, kung ano yung araw na ngayon sabi niya, kung ito yung ngayon sabi niya, lumabas ka doon sa kanila. Ang sabi niya, yung tubig na hindi tumadalo, yung patay na dagat, ibig sabihin, na yung sa mga araw niya sabi niya, yung patay na dagat na rin, ibig sabihin na paano yung upang padalo doon. Ibig sabihin, sabi niya, sa isang tao, kapag inuksan niyo kaisipan mo sa Diyos, ibig sabihin, yung bibiling ng sabi niya ay patuloy na itadali sa inyong panahon kagaya ng isang tubig. Sabi pa na dito, tayo ay sinawag palabas na sinabi na magsilabas kayo bayan ko upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan. At ngayon ay may mga karumaruma na mga balon na yun at iniwan ang bukal ng buwan ng tubig at gumawa ng sariling mga balon na gawa ng tao. Ibig sabihin, yung mga karumaruma na gawa ng tao, ibig sabihin, yung mga balon na mapag-iinuman na sabi na ito yung mga sarang balon na. Iniwan nila yung salita ng Diyos para lang gumawa ito yung kamuli na lang ng mga balon. Yung mga balon sa Kristo na tumutukon ng Brother Branham, ito yung mga gusto ng gawa ng tao at ito yung makadumamanas yung gawa ng tao. Sabi pa na po dito, at ito na yung namin ito ang tanda ng halos na buong mga buong ito na sa Amerika ng Binus Nation. Ito ay ang itinilan ng mga 13
Sa ako sa tabo sa Sunday na So kung sabi na yung pitong bagay na yun, malalaman mo lang ito kung magbabasa ka ng history. At sabi nga niya dito, yung tatak ng hayop, sabi niya ito yung mula sa Katoliko. At sabi nga niya doon, lahat ang mga iglesia ngayon, sabi ni Brother Branham, na yung mga babae, nilangayaan nila na magpapusol ng buhok at magsuot ng mga, magsuot ng shirt. At sabi nga na, yung mga iglesia ngayon, na inahayaan nila na yung babae ay makasama ni mangungunod sa kanila at sinasibay ito sa pamamagitan ng santa at sanguna. Pero nagsinalad ng Israel ang batas at kanilang tinanggihan ng biraya at pinili ang batas at gayon din ang ginawa ng mga tao ngayon. Ang sabi nga po dito ni Brother Branham na sa panahon ng Israel, sinilayaan po sila ng Panginoon ng isang propeta. At yung propeta nga po na ay walang iba kung hindi na si Moises po yung ginamit ng Panginoon para yung mga anak ni Israel ay mailabas din sa pagkaalitin. At sabi nga lang din na ito'y pinagsibay ng Panginoon sa pamamagitan ng tanda at ng himaga. At sabi nga na doon na paano nga daw po silang sumasamahan ng Panginoon. At sabi nga na doon yung Panginoon gumawa silang paraan para sa Israel. Pero sabi niya yung Israel mas sinanag pa nila at mas pinili pa nila yung bata kaysa dun sa biyaya kaysa dun sa salita ng Panginoon. Sabi nga ni Brother Branham, ganyan din ang tao sa panahon ngayon. Sabi nga rin, yung mga tao daw sa panahon ngayon, mas pinipili pa nila yung batas at yung aral ng tao ay sa dun sa salita ng Diyos. Sabi pa na dito, at mas pinanggihan nila yung salita ng Diyos para lang piliin ang makagawa nila yung sistema na gawa ng tao. At dahil magagawa nila ang gusto nila, ngunit hindi mo ito magagawa kay Kristo na pinakailangan mong lumapit ng malinis at ganito para magpasakaupin ka. Kasi sabi na ito sa na makadinaminasyon gawa ng tao at sistema ng tao. Sabi na naman, magagawa nila yun sa gusto nila. Pero sinabi ni Brother Branham na hindi mo nga ang isa maaaring lumapit kay Kristo na ikaw ay malinis. Magaling ng isang tubig. Sabi na ito na kailangan, dumapit ka kay Kristo kung maintunin kay ang aming puso at mananatang Kristo. At iniwan ang bukal na buhay ng tubig para lang sa isang sistema na gawa ng tao. Naisip mo ba ang taong makakainin ng isang bukal na buhay ng tubig na maninit at malamit at sa tubig na naglalabas ang mainam ng tubig at maihinom ng isang kawat sa iwan para lang sa isang silang balon na gawa ng tao na makadinamitasyon at isang balon na puno ng palaka at lahat ng ito. Sabi nga na dito na
sa binakinisyon niya, sabi niya, marami sabi niya sa loob na yung sabi niya, maraming kisipisi, palakas yung ano-ano pang tagal. At sabi nga niya din na, mas tinanggap pa nila yung sistema ng tao, kaysa sa sistema ng Diyos. Kising na harap na doon. Pakibasa po sa Jeremiah 12:13. Oh, yun. Buklat na. Maya kayo, o kayo mga langit, sa bagay na ito, at ang sakot at ikinilabot na tuyo ang buhay, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang bayan ko, walang kami ng dalawang katamaan, kanilang iniwan ako sa buhay, ng buhay ng tubig, na nag-isip sa bawal. Kanila ng mga balon ng mga ilang balon na hindi nalilaman. Sa balon na pinipas na aking pinamunisyon ang dapat sa aming salitang ito. Sa pinag po dito sa balon ba niya? Yun ang politiko sa namin kung mas mag-graduate ko naman din ako. Hindi. Kahit di naman din ako. Para maturuan natin yung dalawa. Itatrain mo siya. Mag-singil siya. Sabi nga ito ni Balon Ganyan, yung ang halimbas ang sabi niya ng isang ahalip ay mabuhay sa marunong tubig na hindi sumagali, sabi niya. Ganon din daw po sa tao. Kapag ang isang tao hindi mo binabago ang kanyang kaligtasan, sabi niya, ay hindi mo siya maaaring, hindi mo siya matatala sa salitaan ito. Kaya sabi ng isang mahalo, kailangan mo muna siyang, kailangan mo muna baguhin yung kanyang kaligtasan para matala mo siya sa marunong tubig. At sabi niya, kung isipin mo yung mga kusikiti at mga palakat, yung ano-ano pang mahalo, sabi niya, ay hindi sila mabuhuwan sa malinis na tubig. Sabi niya, kapag isang tao, sabi niya, ay nasa masama ka mo yung sistema ng gawa ng tao. Sabi niya, yung tao na yun, hindi siya mabuhuwan sa banal na espiritu ng Diyos. Dahil sabi niya, ang kanikata niya, sabi niya, yung makamundong gawa ng sistema ng mga tao na yun. Darling, meron kang 5 minutes. Gusto niyo ba Ano po, ilas nabanggit mo ka, babanggit mo lang na parang isang hayop, hindi mo babagong yung sarap yung environment niya, hindi siya mababago o kalitasan. So sa tao, yung kaya natin sa tao, paano ba natin mababago o kalitasan ng isang tao? Kaya sasabihin na ako, diba? Steady ah, huwag magalaw. Maganda yan, hindi magalaw. Sino ang makapagbabago sa kanyang kalikasan? Pero si tao talaga, direkta, na makapagbabago sa kanya. Kasi, makapagbabago sa'yo, yung ano yung pananampalataya. Kung bigla ang galaw, para rin yung another camera meron ka. Ibig sabihin, kapag bansa nagbasa sa kanyang Biblia, sabi na ang mga nakalaman dito ay yung mga banal na salita. Kulit si Dai sabi, hindi. Eh, paano nga? Nagbabasa ako ng Bible. Tapos sabi mo, doon ka magkaroon ng mananampalataya. Eh, hindi ko nga naunawaan eh. Paano ako magkaroon ng mananampalataya? Paano ko mabago yung sarili ko? Paano ko mabago yung kalikasan ko? Ang
para sa akin na na kung ang pagkakas mo dati ay masama. Ito sabihin, yung napagkilala mo, sa halimbawa, halimbawa may lumapit sa'yo na isang tao na nanampalataya, tapos inalok ka ng salita ng Diyos sa, uy, sama ka naman sa akin para makakapagkilala tayo. Ibig sabihin, kapag napatuloy ka kung sa salita ng Diyos na inakay ka ng isang tao sa pamamagitan ng isang tao ginamit ng Diyos, kapag siniran ka niya at tinanggap mo ito at naisindihan mo ito at isinabuhay mo ito, ito yung makapagbabago sa iyo. Yung ano, yung characteristic ng ano, may tulad sa ano, hayop sa isang tao na mananampalataya. At sabi yung lumayo, yung tanong mo parang kapit ko na kasi, di ba sinabi rin ng Bible na ang tao ng halik ay tayong tulad ng tao. Kapag ang isang, kasi kung tinignan mo yung halik mo dang alam mo na kumain, hindi na. Pero yung kakaibahan kasi ng tao tayo, kasi ang tao. Kasi yung tao kasi, yung halik kasi, di ba pag nakasay yung halik, Okay, magsalta ka na. Okay. Subscribe to, okay. Once again, good evening, good afternoon, and good morning. Naku, sayang English right? Mo, nakadikit ng Tagalog. Pupurong English ka, hindi? Hindi. Hindi, pupuro mo, hindi. Hindi. Hindi pala eh. Okay, once again, as you can do, we'll continue to our topic and so Sunday about since kung ipupuro mo hihiwalayin ko kasi para sa mga iba taga-abroad yan. Hindi mo ipupuro, magtatagalog ka rin. Before we can share, let us bow our heads and close eyes and pray. Amen. Dear Lord, once again we thank you this opportunity this night to our son in your holy presence. And Lord, I invite you in the midst of us and lead us with the Holy Spirit to understanding your revelation. Open up my heart, my mind to understanding of your revelation of the Lord God. And we bless everyone that we heard the message. And we may the blessing everyone to our life. In Jesus' mighty name, amen. Okay. Pwede na. Okay. Pero next time, sabihin mo para exclusive po gagawin. Kalawal, I'm just practicing to speak English. Maubos ang oras ko. Now, as we continue our topic, in Sin of Adam, tinahak talaga. Ayan. Let us open our Bible in Job 31, 33 to 34. Uy, sabi mo magtatagalog ka, di ba? Yes. Ayan. Tagalog, English at Tagalog. Kasi kung puro sayang, nakuha mo, ginupukod ko yung mga English para para sa foreigner. Hindi, nakakahinayin kung puro English eh. Okay. Sayang. Nakadikit. Nakadikit yung Job 31, 33, and 34. Pakibasa, Sister Melody. Hawakan ka. Can you read it? And can you louder your voice? So, can you hear everyone? Speak English. Okay.
Okay, and buksan ulit natin sa Proverbs 13 verse 12. Ang gusto kong magbabasa dito ay si Sister Marita. So, itaan, chapter 13 verse 12. Yung cover niya, yung tinaktan niya, ako na wala. Pinover na yun. Hinangin. Ay, pangdihira. Okay. Mahal kasi. Okay, sabi niya, dito sa 33, masahin po rin natin, hulgan niyo po ako, kung aking tinaktan na gaya ni Adan ang aking mga pagsalangsang, sapat kung cover, covered, o covered, na, ng aking kasamaan sa aking sinabukunan. Sa verse 34, sapagkat aking kinatakutan ang lubhang karaminan at pinamilabot ako ng paghamak ng mga angkan na anupat ako'y tumalinig at hindi lumabas sa aking pintuan. Yung dito naman sa Proverbs 13:12, sabi niya, ang pag-asa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso. Ngunit pagka ang nasa ay dumarating ay punukawin ng buhay. Okay. Yung dito po sa Job, yung kinover ni Adan yung kasalanan ni Eva, ibig sabihin, sinang-ayunan niya, tinakpan niya yung kasalanan ginawa ni Eva. Hindi lang yan. Hindi lang yung kasalanan ni Adan, yung pag-cover sa kanyang asawa. Meron din siyang kasalanan sa atin. Kasi kung babasahin natin yung 34, anong sabi sa 34? Basahin po natin. Ang sabi niya, sapagkat aking kinatakutan ang lubhang karamihan. Noong kinover, tinaktak pa ni Eva yung kasalanan ni Adan, yung kasalanan ni Eva, yung walang kasalanan na damay dahil sa kanila. Kaya sabi doon, today, may utang, may kasalanan sa atin si Adan, yung bakit tayo ay nadamay sa kasalanan. Okay. Sabi doon ka, sabi niya sa Proverbs, kung yung nasa ay dumarating, punong kahoy ng buhay. Ngayon, dumating sa kanila yung point na nagnasa sila, kaya lang mali yung kanilang pagnanasa na ginawa. Kaya nagsimulang mahulog sa kasalanan ang tao. Dahil kay Ed, o kay Kim. Kasi mali yung kanilang pananaw. Dapat, sabi doon, yung kanilang desire to tree of life, yan yung sinasabi doon na maka-Diyos na pag-aasawa. Magtatalim siya ng binhi na kung saan kailangan niya tuparin yung plano ng Diyos sa pagpapamilya. Kaya lang, hindi natupad ni Adan yung plano ng Diyos doon sa godly seed. Ang natupad ni Adan, even seed. Hindi niya natupad ito. Tapos yung pag-asa dito sa Proverbs, nagluluwat, yung pag-asa sana, niluwat ni Adam. Na pangako sa kanya ay napunta kay Abraham yung pangako dito. Kasi niluwat ni Adam yung pag-asa. Yung hope. Yung sabi sa Job. At meron pa akong susunod dito, buksan po natin yung Roma 5:12-14. At ang gusto kong magbasa naman yan ay Sister Gera. Romans chapter 5, verse 12-14. Kasi ito po ay ending na at tapusan na ng aking entrance. Okay, pakibasa po. Therefore, everyone knows you and also
Verse 13. Okay, verse 14. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, which is Adam, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat. Ng tao, sapagat ang lahat ay nagkasala. Sapagat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan, ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung wala kautusan. Verse 14, bagamat ang kamatayan ay naghaling mula kay Adam hanggang kay Moses, kahit doon sa hindi nagkasala man, na tulad ng pagsalamsa kay Adam na siyang anyong iyong darating. Yung hindi nagkasala, alam natin, yung nothing, o walang kasalanan, ito ay si Adam. Adam sana ano siya ni Kristo, sabi sa 14, na darating. Kaya lang, dahil nga si Adam nakasala, si Kristo napabilang na rin bilang mga kasalanan. Sabi nito, sa verse niya, kasi niluwag ni Adam yung hook. Pangako sa kanya eh, napunta kay Abraham yung pangako ng seed. Pero una dapat pangako yan kay Adam. Kaya lang, dahil nga, mali yung kanilang paggamit, mali yung kanilang pananaw doon sa Tree of Life, meron pa nga nagtanong si Brother George. Sabi ni Brother George, si Adam ba nakakain ng Tree of Life? Ang sagot, nakakain siya, percent. Pero, hindi lahat. Ibig sabihin, precursor. Sa Tagalog ng precursor, pauna. Pero hindi niya natupad yung kabuuhan. Nakakain siya ng Tree of Life, pero ano lang, partial. Pero yung kabuuhan na gusto niyang iutos, yung plano sa kanya ng Diyos, na yung multiplication, yung God we seed for the season, kasi for the season, yung season na dapat magtatanim si Adam ng seed in the womb of Eve. Time, sabi nga, season. Pero hindi nangyari kasi naunahan na ng devil. So ngayon, yan yung nangyari. Doon sa si Kristo, ano yung sa dapat ni Adam na darating. Pero dahil hindi nagkasala si Kristo, sabi ng Bible, ibinibilang na nagkasala. Isa pang verse ang maraming basahin. Sa Malakay 2:16, buksan po natin. Verse 15. Singin ninyo mga anak nyo ha. Mga anak nyo. Mga mahal sa buhay. At di ba ba siya ay gumagawa ng isang bagaman? Siya ay may labis na espiritu. At bakit kita? Kanyang hinahatang lahing makajos. Kaya tingatan ninyo. Ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng inyong kabataan. Yan. Malakay. Ni Adam. Sabi niya nito yung ano, huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Ibig sabihin doon, sinunod kasi niya yung binubulong na iba sa kanya. Kaya sabi doon kasi, bakit nag-prophesy ang Diyos about jealousy? 3:15. By seed and your seed. Maliit lang. Kasi, dito sa Malakay 2:15, yan ang ginawa niya Adam. Sayang tumakuha ko. Sinunod niya ang tinig ng kanyang asawa. Na dapat, sabi nga doon, nung si Eva, nagkasala siya, dapat, sinuplong niya sa Diyos. Kasi, sa God, perfect eternal will, o perfect
eternal will o perfect will ng Diyos, isumbong ni Adan si Eva. Pero sa permissive will, kailangan matupad. O, balitad yata ako, sa perfect will ng Diyos, matutupad yung love ni Adan kay Eve. Ngayon sa permissive will, at ina-inespect ng Diyos kung sakali, isumbong niya si Eva sa Diyos. Nasabi niya, Panginoon, nagkasala. Kasi, kung natuloy niyan, pwedeng palitan ng Diyos si Eva. Pero naikwento ko, babalikan ko lang for summarize. Doon sa Book of Talmud, nahiwalay sa kanya si Lilith, yun ang unang pinartner sa kanya, at sumunod, itong si Eva. Ngayon, ayaw na maranasan, ayaw nang pumayag ni Adam na si Eve, mawalay pa sa kanya. Bakit? Because she is a part. Sabi niya, I'm willing to die for you together. Ang tunay na makapagmamahal ni Adam, sama tayo sa kamatayan. Pag niligtas ako ng Diyos, niligtas ka rin. So yan, sa permissive will, dapat gusto matupad sana ng Diyos, isuklong si Eva. Pero hindi nangyari. Pero sa God's eternal mind, alam ng Diyos na matutupad yung love ni Adam kay Eve. Kaya nangyari yung bagay na yan. So yan ang kabuuan ng ating ex-wife. At yun. Wow. Ano ko lang po din sa amin sinabi ni Bukas ni Adam. Ano ko lang po din, paano po ba natupad si Adam yung tree of life? Paano natupad? Hindi nga natupad sa kanya. Sabi mo may partial. Oo, may partial lang siya nakakain. Nung una, di ba? Nung lumabas sa tape sa kanya. Sabi doon sa tape. Wala kasi siya masyadong pinaliwanag sa tape niya kung paano nakakain. Basta ang sabi lang niya, dapat sa akin, tinupad niya yung godly seed. Kasi, nung una, matutupad niya na yun. Yan yung partial na kinain ng tree of life. Pero dahil nahulog sa Eva, hindi niya natupad. So, ano sa ang partial? Ito nga. Yung pagsunod niya nung una. Sumusunod pa siya sa Diyos. Diba? Nung time na sumunod na siya sa voice ng kanyang asawa, yan na yung tuloy na hindi niya na nakain. Yan yung sabi. Ito nga. Paano mo nasabi na sabi mo kanina, yung kay Adam na dapat na ibigay ng Diyos, bakit pinasa kay Abraham? Sa anong paraan doon? Kasi ang Diyos, yung hope nga, niluwat niya, sabi sa Proverbs, niluwat ni Adam. Nagluluwat yung, niluwat niya yung pag-asa. Yung pangako na dapat mapupunta sa kanya, yung seed, yung seed ha, ganun napunta, yung promise eh. Abraham. Patunay, kung yung pag-asa na yun ay napunta sa kanya, ano yung patunay mo? Wala sinabi sa tape. Yun lang ang paliwanag. Hindi tayo pwede magdagdag, objective lang. So, isa lang. Iba si Abraham makasalanan na rin, tapos si Adan makasalanan na rin. Paano na, doon ako na, paano niya na i-transfer, pwede naman kay Adan? Yan ang malaking question ako kasi wala akong sinabi daan sa tayo ng ganyan. Ate, ano lang, ka-clarify ko lang. Yung report ko, ano yan? Pure objective. Yes. Wala sa'yo lang. Wala nga ito, ha? Hindi ko kayo subjective. Magtatanong ako, pero kung pure. Pwede. Pure objective lang. Kung ano lang yung sinabi sa tayo. Para nagkaroon ng kapalan si Christ. Yung kasalanan kay Kristo, hindi talaga sa sinunan mo talaga sa kasalanan ng Kristo. Ang sinabi sa kasalanan na ibinilang, tayo mong tapos, pinasal sa kanya yung buong kasalanan ng mundo. Kaya nga sabi sa Ephesians 5, kaya iniwan ang lalaki ang kanyang kamatina na pinipila sa kanyang asawang babae. Nung si Adam, nung si Adam, nakinig siya sa kanyang, tinig na kanyang asawa, nawalis ko sa Diyos. Sinalagsang ng Diyos. Nung sa Diyos, dahil na po, anong sabi niya sa Diyos, sinisigaw niya, Aba, Aba, bakit mo ako binabayan? Bakit sinabi mo dito? Because yung still, ng word,
nasa kanya ng tribunal. So, naranasan, si Kristong naiwalay for the maliit na panahon, naranasan din si Dapilor. Bakit? Sinalang sa kanyang Diyos. Sabi ko kanila, sa perfect will ng Diyos, matupad yung love ni Adan. Pero sa panahisip ko ng Diyos, doon sa matupad sana ng Diyos, isuklong niya si Emma. Pero hindi nangyari kasi alam ng Diyos, sa perfect sa kanyang mind, perfect mind, carnal mind, magaganap ito. Kasi, niliyaw ang yung darating yung is wise, keyword ng awal. Ako ni Kristo, ang kasalanan ng kanyang asawa si God first. Meron mo din lahat ng God, yung tatang pasawa. Pero ikaw yun. Ano ko lang yung ano, yung... sabi mo, Kinovers ni Adan yung kasalanan ni Eva. No? So pag sinabing kinovers, meron tong dahilan. Sabihin, mahal niya yung babae. Okay. Ha? Mahal niya yung babae. Pinagtakpan niya yung kasalanan at nakiramay siya doon. So bakit nung nasa hukuman na sila ng creator, bakit sinisinibin ang asawa? Yun yung tanong ko. Kasi bakit ganun yung kanyang ano? Sabi niya, mahal na mahal ang asawa niya, di ba? Sinubad niya yung kasalanan. Pero datang yung magkaroon na sila, sinisinibin yung babae yung asawa niya. Pwede naman sabihin, dapat sisihin yung sarili niya. Diba? Dapat sabihin, ganyan mahal ko yung babae. Ano ko lang ito ha? Ganyan mahal ko yung babae, kaya ginawa ko na. Bakit? Pero bakit ganito yung ginawa niya? Kasi yung babae binigay mo sa akin eh. So yun lang sa rin. Kaya mo pala, yung tatlon na babae na, yung babae na tinutukoy na kinover, sabi ko, yung pasalanan sa doon, yung pasalanan ni Adan. Yung sinabi ko sa Job 38, at pasalanan sa 33, yung kinover ni Adan, sinabi ni Eva, so, parang ako may, ang sabi ko, ang kinover ni Adan dyan, yung kasalanan ginawa ni Eva. Isa rin yung kasalanan, pero hindi si Eva, yung kasalanan ginawa. Yung nakipagtalik siya sa serpente, tapos inaalok pa siya ni Eva, sabi niya, may natutunan bago, hindi niya, kinover niya. Sinamahan niya sa kamatayan, kasi sabi ng Diyos, sa time na niya, papatayin niya, alam niya, papatayin. Eh dahil lang niya, dahil niya, mamatay, kaya, kinover niya. Ngayon, yung isang tanong mo, Brother Joey, for the objective, wait for a while, but Brother Francis, answer your question. Because this is your objective report. Okay. Okay, Brother Mandela. Lala mo mo lang, kumpi ka lang. Let, 1 minute. Wala pang 8:30. Antay na lang po natin. 1 minute lang, di ba, Madela? Ibig sabihin, sa panahon ni Naidam, may kautosan na siya, may alam niya na yung kautosan yes. Doon sa, ano? Ibig sabihin, yung law, bago dumating kay Moses, may alam na si Idam. Yes! If you read Genesis chapter 1, verse 26 to 27, yung law patungkol sa pag-asawa. Yes! Okay. Any question? Paano po ba natin matupad yung punong pahit ng Proverbs? Paano po ba natin natupad yung punong pahit sa Proverbs 35? Yung tanong dyan, wala kasing ano dyan, wala kasing paliwanag masyado sa Proverbs. So, time na raw. Time na. Itanong na lang natin kay Brother Francis na kasi this report your objective. At yung ibang tanong nyo, out of ano yan, tanong na lang natin kay Brother Francis. So, kung ano lang yung aking report, di ako pwede magdagdag, di pwede akong magbawas, yun lang. Okay? Bibere yan. Ang lakpakan na natin sa kanila. Mabilis na sagot. Panibagong kobenante para sa ating kaligtasan. Ibig sabihin, sa panahon ni Adan, di natupad yan. Yung kay Brother Joey, teka, ilan yung tanong? Dalawa, pati si ano, no? Brother Joey, sasagutin ko na mabilis. Tama, nakasulat sa Job, tinakpan ni Adan kasalanan niya.
unawain mo si Eva ay nasa bosom niya. Di ba may bosom si Hope? Yung bosom niya, ang babae, cargo niya. Kasalanan din ni Adan yung kasalanan ng asawa niya. Kinargo niya. Yan yung revelation kay Kristo at sa iglesia eh. Yan yung revelation sa Ephesians, sulat na lang, 5:33. This is a great mystery, 5:30-5:31. But I speak Christ concerning the church. Ang hiwaga niya, yung cargo. Yan yung hindi letra for letra nakasulat sa Biblia. Ano cargo? Itong ebidensya mo. 1 Timothy 2:14-15. Hindi siya nadaya. Hindi niya kailangan mamatay. Alam niya yung gagawin niya magre-resulta sa kamatayan. Perfect type of Christ. Ngayon, pwede tanungin, bakit doon sa Genesis, tinuro ba niya yung babae? Yun ay human effort natin para makalusot. Ibig sabihin, nature natin, na kahit na may kasalanan tayo, ay nanunuro tayo ng ibang tao. Di ba? Tinuro ni Adan si Eva, tinuro ni Eva yung serpente. Yung serpente, wala nang may turo. Oo. Ngayon, kahit na nagpalusot siya, hindi niya inamin na may kasalanan siya. Kasi yan yung vain effort natin, attempt na makalusot. Di ba marami sa atin gusto makalusot? Okay, lapit lang dito. Teka, madali ah. Okay ba? Ah. Oh, tumingin na lang kayo sa likuran. Bakit kay po, di ba, tinitulis si Adan? Kay Christos. Pero itong si Adan, meron siyang ginawa. Sumisi niya yung babae. Pero ang Panginoon, hindi niya sumisi ang iglesia nung siya nakapako sa krus. Hindi naman ako sa gano'n, no? Kasi meron tayong ini-interpret na kailangan ng interpret natin ay siguradong matatama doon sa talata. At meron talagang pinaka-punteriya na magandang mas... ano na ebidensya talaga na tunay, na totoo, doon sa bagay na yan. Na, bakit nag-interpret tayo? Patungkol sa covering. Tapos itatip ko na siya doon kay Christ. Samantalang ang Panginoon, nung time na ginawa niya yun, hindi naman niya, di ba si Eva, tayo po na iglesia. Bakit yung time na parang nakapako, hindi naman niya sinisi ang mga tao. Oh, na, sige, sige. Diba? So yun lang yung dating na tanong ko. Okay, sasagutin natin, no? Makinig na lang kayo. Sasagutin ko rito. Ang iglesia sa Book of Revelation, nasisi rin. Dalawang klaseng iglesia eh. Naging tuloy-tuloy patotot o nalinis. Nalinis sa pagkapatotot. Okay? Ngayon, ang talata ng tipot larawan ni Adan kay Kristo nasa Bible din. Roma 5 at dun sa Efeso 5. Okay. Tapos na. Sige, tapos very minimal lang muna. Oh, magdusa ka. Sige. Patudusahin kita. Bakit yung di ba panganay ni Joseph si Manase? Kasi Ephraim yung bunso. Tapos nung namamatay na si Jacob, pinabless niya yun. Tapos ang ginawa, ang naging parang panganay, yung blessing na punta kay Ephraim, parang si Manasseh, hindi siya na-bless. Siya yung firstborn na. Pero pagdating dun sa Revelation chapter 7, nawala yung pangalan ni Ephraim. Pero siya yung bibibless. Kasi yung ano ng Diyos, lagi niyang kinocross yung kamay nung nagbibless dun sa mga anak nila. Okay na. Okay, tulad ng sabi ko, pag dudusahin kita, ang sasagot niyan ay si Brother Francipani. Okay, tayo na si Barlito. Palakpakan natin, Panginoon. Ay, bawal umiyak. Bawal umiyak. Gulungan mo, bawal umiyak. Kaya siya. Kaya din ako na 5 minuto. So, brothers and sisters, I would like to pray. Please, let's bow our heads. So solid mo ba English, hindi? No. Okay. Kundi kasi bibigyan kita ng isang slot na English. Binubukod ko yung mga English. Let us close our eyes, be reverent to the Lord, give reverence to Him while in our prayer.
Father in heaven, the creator and the possessors of all things, the Holy One of Israel, the Almighty God, Jehovah Jireh, Assist God Provider. Father, we ask in a humble prayer, Father Lord God, to anoint your little servant, Lord God, with the oil of gladness, Father God. We also, our brothers and sisters here, Lord, anoint their ears with spiritual ears, Lord. Father, we pray, Lord God, that you send your spirit of wisdom and revelation, Lord, that we may understand your holy word, God. Oh, Father, Lord God, we thank you for everything that you've given unto us, Lord God, even in this fellowship, Lord, in this evening, for the whole day, fellowship, oh God. Father, we thank you, Lord God, you are so gracious, Lord God. You are so sweet, Lord God. Hallelujah, Father, Lord. Hallelujah. We express, Lord, our ourselves, Lord God.